Sigurado akong matutuwa si tita nito kapag nalaman niya na okay na kayo ni Kendra. Alam mo ba, Kendra, na gusto ka ng nanay niyan? Alam kasi ni tita na tunay mong minamahal ang kanilang uniko iho. Ani naman ni Jefferson. Ha? Uniko iho? Akala ko ba buntis si tita? Ani ni Sandro. Pagkarinig ko ng sinabi niya ay biglang nagsalubong ang mga kilay ko at kinuha kong mansanas na nasa fruit stand at bigla ko siyang binato. Gago, saan mo naman nabalitaan ang kasinungalingang yan ha? Sira ulo ka. Ani ko sabay bato ng mansanas kahit may luha pa ako. Malakas na tawanan naman nilang namayani dito sa loob ng dining area. Kakainin ba natin tong champurado o makikiiyak na rin ako? Ani ni David, kaya nagtawanan muli ang mga pinsa namin. Shit, pinagplanuhan ba nyo yan? Ani ni Darwin. Wala akong alam dyan, nagulat na lang ako at may ibubuga palang mga tarantadong yan sa kantahan. Wika ni David, maging ako'y nagulat din. Hindi ko nga alam na silang tatlo'y kumakanta. Kumain na lang tayo, gutom lang yan. Wika ulit ni Darwin, kaya nauwi na sa malakas na tawanan. Ako naman ay nakahawak sa magkabilang pisngi ni Kendra, habang ang dalawang hinlalaki ko'y pinapahid ang mga luha niya. Friends, wika ni Kendra, at isang matamis na ngiting sumilay sa kanyang labi at hinalikan ko siya sa kanyang ulo. Aaminin ko na hindi mawala sa aking isipan ng mga pinag-usapan kagabi sa club. Lahat sila ay may punto. Pero nasa sa akin kung hanggang saan ko kayang magpatawad. Hindi ko magagawang magpatawad kung habang galit ako sa kanila ay ginagamit ko naman si Kendra sa sarili kong interes at pangangailangan. Ngayong sa pagiging magkaibigan ulit kami magsisimula, ay gagawin ko ang lahat upang magawa ko ng kalimutan ng mga kasalanang nagawa nila sa akin. Mahal na mahal ko si Kendra, pero natatakot pa akong ibigay sa kanya ang pagmamahal ko. Kung sa tuwing nakikita ko sila, ang mga kasalanan nilang pumapasok sa isipan ko. Kailangan ko munang tanggapin sa puso ko na kaya ko na silang patawarin at kalimutan ang lahat na nangyari. Sa ganoong paraan ay masasabi kong malaya ko nang mamahalin si Kendra ng walang puot sa aking puso. Isang linggo na mula na mapagkasunduan ni Russell at ni Kendra na magsisimula sila bilang isang magkaibigan. Isang linggo nang masaya si Russell dahil alam niya na sa pamamagitan ni Kendra ay tuluyan na niyang makakalimutan ng matinding galit na hindi nawawala sa puso niya. Kanina ka pa, gusto mong kumain muna tayo sa labas. Ipagpapaalam kita kay Mommy at Daddy. Sa Mommy at sa Daddy mo. Ani ni Russell sabay tawa ng mahina na animoy kinikilig. Kaya mo na ba silang harapin? Baka mamaya mo dyan, katulad ka lang kahapon. Pagdating mo sa harapan ng bahay namin, umuwi ka lang din. Nakangusong ani ni Kendra kay Russell. Napanay na ang tawa ng malakas. Umurong kasi ang itlog niyan kahapon, kaya biglang atras. Pangaasar ni David sa pinsan niya na mas lalo nilang ikinatawa. Kaya ko na. Halika at ako mismo magpapaalam sa kanila na kakain tayo sa labas. Wika ni Russell at tumayo na ito. Kinuha nito ang kamay ni Kendra at hinila ito palabas ng malaking mansyon. Mabilis na mo nagsunuran ang mga pinsan nito. At kahit na anong pagtataboy nito ay nakasunod lamang sila sa kanila ni Kendra. Sasama kami. Isama mo na rin si Amber, ha? Ani ni Jefferson, kaya natawa si Kendra. Pagkalabas nila ng malaking gate, ay bigla na lamang binuhat ni Russell si Kendra at isinampa sa kanyang balikat na animoy isang sako ng bigas. Sabay takbo niya upang tumawid. Malakas na tawa naman ang pinakawalan ni Kendra hanggang sa makatawid sila. Inabutan nila sila Francis at Arma na nakaupo sa kawayang upuan sa ilalim ng malaking puno. Si Francis ay nagyuko ng ulo, ngunit si Arman ay nakatitig sa kanila. Ibinaba ni Russell si Kendra at gumiti kaagad si Kendra kay Arman. Ngunit sa halip na gumanti ito ng ngiti ay tumayo ito at tinalikuran sila. Problema ng gagong yun ha? Ani ni David na hindi nagustuhan ng ginawa ni Arman. Si Francis naman ay nakayuko pa rin. Pero nagulat ito nang bigla siyang tinapik ni Jefferson sa kanyang balikat. Kaya napaangat ito ng ulo. Patabi ha? Pupunta sila kila Kendra upang ipagpaalam siya na kakain kami sa labas. Gusto mong sumama? Ani ni Jefferson na ikinagulat naman ni Francis. Hindi agad siya nakakibo at napatingin lang siya kay Russell at Kendra na naglalakad na palayo patungo sa bahay nila. Sumama ka na. Pagkakataon mo na para unti-unti mo makausap si Russell. Malay mo isang araw, bigyan kanya ng pagkakataon na makausap siya tungkol sa problema niyo. Sa akin ka sumakay. Wala naman akong kasabay. Wika naman ni Sandro. Ha? Ano kasi?
Hindi na nila pinatapos pang sasabihin ni Francis. Lumapit si David at naupo din sa kabilang gilid ng binata at pinutol niyang sasabihin sana nito. Sinisimulan na ni Russell ang magpatawad at ginagamit niyang pagmamahal niya kay Kendra upang tuluyan na niya kayong mapatawad. Kinaibigan niya si Kendra dahil gusto niya magsimula sa umpisa. It's working dahil lagi namin siyang nakikitang nakangiti. Hindi na rin niya sinasabi ang galit niya sa inyo. Isang linggo na siyang laging masaya. Isang linggo na siyang nagpapakita ng kakaibang ugali. Ang totoong ugali ni Russell na nakilala niyo noon. Ayaw mo bang kuhanin ang pagkakataon na yun para unti-unti ka rin niyang mapatawad? Ani ni David kay Francis. Isang pilit na ngiti ang isinagot ni Francis. Kaya natuwa naman ang magpipinsan. Sa isang banda naman ay pumapasok na sa loob ng apartment si Kendra kasama si Russell na nasa likuran niya. Napalingon ang mga magulang ni Kendra at nagulat nang makita nila si Russell na nakatayo sa likuran ng kanilang anak. Kendra, Panginoon ko, may ginawa ka ba sa mansyon ni Sir Russell, ha? Ani ng ina ni Kendra. Naku, huwag ho niyo akong tawaging sir. Ani agad ni Russell at mabilis na pumapasok sa loob ng kabahayan at nagmano sa ina at ama ni Kendra para namang tinulos ang mag-asawa habang nakatitig kay Russell at hindi nauunawaan ang mga nangyayari. Ipagpapaalam ko lang po sana si Kendra na pupunta kami ng Manila. Kakain na rin kami sa labas at mamamasyal ho kung papayag lang naman ho kayo. Ani ni Russell na hindi malaman ng mga magulang ni Kendra kung anong isasagot sa binata. BFF! OMG! Sasama ako! Malakas na tili ni Amber na humahango sa loob ng apartment nila Kendra. OMG! Kayo na ba? Magjowa na ba kayo? Excited na tanong ni Amber. Naku BFF, hindi no. Magkaibigan lang muna kami ngayon. Gusto kasi niyang mawala na lahat ng galit niya sa puso niya. Kaya magsisimula kami bilang magkaibigan. Ani ni Kendra. Nagkatingin na naman ang mga magulang ni Kendra na hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Si Amber naman ay tinakbo si Russell at bigla itong niyakap. Kaya nanlaki ang mga mata ni Kendra sa ginawa ng kanyang kaibigan. Si Russell naman sa sobrang pagkabigla niya ay itinaas niyang dalawang kamay niya upang hindi niya mahawakan ang kaibigan ni Kendra. Sabi ko na mabait ka eh. Masaya niyang ani habang yakap si Russell sa katawan nito. Amber! Tawag ni Kendra at makikita sa mga mata ng dalagang matinding selos. Mabilis niyang nilapitan si Amber at hinila palayo sa katawan ni Russell. Nagulat na gulat pa rin. Kaloka ka BFF. Huwag mong sabihin na pagseselosan mo ako ha. Parang BFF ko na rin si Russell dahil sa'yo. Magiging BFF ko na din si Pogi. Pangaasar ni Amber kay Kendra na ikinatawa na ni Russell. Hindi ko siya hinawakan. Nakataas ang dalawang kamay ko. Nakita nila daddy, daddy mo. Ani ni Russell kaya napuno ng tawanan ang munting bahay nila Kendra. Mga tawanang nagbibigay ng iba yung kasiyahan ngayon sa mga puso nila. Ikaw nang bahala sa anak namin. May tiwala naman kami sa'yo. Ani ng ama ni Kendra. Kaya tumango na uli si Russell at kinuha ang kamay ni Kendra. At pahila niya itong inilapit sa katawan niya. Oops! Sorry! Ani ni Russell sabay tawa nito na ikinangiti na ng mga magulang ng dalaga. Paglabas nila ng apartment ay nagulat silang makita si Francis na masayang nakikipag-usap kila David. Natahimik namang bigla si Russell at hindi nakakibo. Tumingin siya kay Kendra at hindi malaman kung ngingiti ba siya sa dalaga o magsasalita. Let's go! Inimbitahan ko si Francis para naman may bago kaming makasama. Pakakainin ko para naman magkalaman ng payatot na katawan. Katulad ng sinabi ko sa'yo kanina, pumunta ka dyan sa malaking bahay at tuturuan kitang mag-gym. Ani ni David. Hindi naman kumibo si Russell at tumango lamang siya, kaya nakaramdam si Francis ng pag-aalinlangan na sumama. Dito na lang ako, may gagawin pa kasi ako maya-maya. Ani ni Francis. Hindi naman kumikibo si Russell at nakatalikod lamang ito kay Francis na tila ba iniiwasan itong mapatingin sa binata. Sumama ka na. Inimbitahan ka naman nila David. Okay lang naman yan, di ba Russell? Ani ni Kendra kaya tinitigan ni Russell ang mukha ng dalaga at pagkatapos ay tumango. Yeah. Ani niya na hindi pa rin humaharap sa kanila. See? Sabi ko sa'yo okay lang yan. Magbiis ka na at pumunta ka dun sa mansyon. Hihintayin ka namin para maipakita ko rin sa'yo yung malaking gym sa loob.
Ang payat mo. Ani ni David na ikinatawa nila, maliban lang kay Russell na hindi malaman kung kaya ba niyang tanggapin na makitang kasama nila si Francis. Pinisil naman ni Kendra ang kamay ni Russell. Tahimik man ang binatay, nagawa pa rin naman itong ngumiti. Let's go. Bulong ni Russell kay Kendra, kaya hinila na ng binata ang kamay ng dalaga at halos patakbo na silang tumawid patungo sa kanyang mansyon. Napag-isa naman si Russell sa kanyang silid upang magbihis. Hindi niya alam kung kakayanin ba niya na makaharap si Francis habang kumakain sila. Hindi pa siya handa na makausap ito, pero ayaw naman niyang pasamain ang loob ni Kendra dahil alam niya na magkaibigan ng mga ito. Ilang katok sa kanyang silid ang nagpanumbalik ng kanyang isipan. At pagtingin niya sa kanyang pintuan ay sumungaw ang ulo ni David. Pumasok agad ito at isinara ang pinto. Naupo ang binata sa sofa at tinitigan si Russell. Kung hindi ka komportable ay hihiwalay kami sa inyo. Para naman hindi ka maalangan mamaya. Inimbitahan namin siya dahil gusto naming makita kung kakayanin mo na ba na unti-unti silang makaharap. Bilang kaibigan at hindi kaaway. Gusto naming makita kung totoong makakatulong sa'yo si Kendra upang maglaho ang galit dyan sa puso mo. Ani ni David. Natawa naman si Russell at tumabi sa pinsan niya. No worries. Kaya ko naman siyang harapin. Ang hindi lang ako sigurado ay yung nararamdaman ko kapag kaharap ko na siya. Pero naniniwala naman ako nakakayanin ko na kahit pa unti-unti. Wika niya kay David at natawa pa ito ng mahina. Sigurado ka ba dyan? Tanong muli ni David at isang malaking tangong isinagot nito sa pinsan niya. Tara na at baka naghihintay na si Kendra, tawagin na naman akong matanda dahil mabagal daw ako. Wika niya sabay tawa niya ng mahina. Natutuwa ako na makita kang tumatawa ng totoo. Hindi ka tulad dati kapag tumatawa ka. Bibig mo lang ang gumagalaw. Ang mata mo hindi. Wika ni David, kaya muling natawa si Russell at ipinagtulakan na niya ang pinsan niya palabas ng kanyang silid. Tumakbo naman pababa ng hagdanan si David habang si Russell ay naglalakad lang at lumilingon sa paligid. Nang hindi niya nakita si Kendra ay bumaba na rin siya. Nasaan si Kendra? Tanong niya. Nasa itaas pa yata. Wika ni Jefferson, kaya mabilis na bumalik si Russell sa itaas at pinuntahan si Kendra sa loob ng silid nito. Pagbukas niya ng pinto ay gulat na gulat ang dalaga nang makita si Russell. Bigla niyang itinakip ang dalawang kamay niya sa hubad niyang katawan. Kasalukuyan kasing nagsusuot ng bra si Kendra nang pumasok si Russell sa loob ng silid niya. Napalunok naman ng laway si Russell at mabilis na isinara ang pinto at dahan-dahan lumapit sa dalaga. Tumaas naman ang isang kilay ni Kendra habang nakatingin kay Russell na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pagtayo ni Russell sa harapan ni Kendra ay tinanggal niya ang mga kamay nito at kamay niyang pumalit sa harapan ng dalaga. Dahan-dahang iniyuko ng binata ang mukha niya sa harap ng dalaga at sumubsob doon. Napasandal naman si Kendra sa dingding, kaya mas lalong idinikit ni Russell ang katawan niya sa dalaga. Mabining ungo lang umalpas sa bibig ng dalaga na hindi na nito napigilan. Si Russell naman ay parang gutom na sanggol. Iniangat ni Russell ang isang hita ng dalaga. Pareho silang nalulunod sa mainit na damdamin, nagpipilit kumawala at naising ang kinin ng bawat isa. Humugot ng malalim na paghinga si Russell, pinayapa ang kanyang sarili at bumulong ito kay Kendra. Next time, kapag akin ka na ng tuluyan, itong posisyon na itong gagawin natin. Bulong ni Russell na ikinatawa ng mahina ni Kendra at bahaging itinulak ang katawan ng binata. Isa kang malaking tukso, kaya pwede ba lumabas ka na at baka may mangyari pa sa atin? Wika ni Kendra sabay nguso nito sa binata, pero kita sa mukha niya na gustong gusto na niyang bumigay kay Russell. Pero may pag-uusap sila na habang magkaibigan sila ay walang mangyayari sa kanila. Gusto mo ba? Ninusuan naman siya ni Kendra, sabay talikod nito na ikinatawa ni Russell. Akala ko ikaw ang unang sisira sa usapan natin. Pwede naman, magsabi ka lang. Bulong ni Russell kaya humarap si Kendra at pinalo niya ang braso ni Russell kaya natawa na ito ng malakas. Takpan mo nga yan at natutukso ako sa'yo. Wika ng binata, tinalikuran na si Kendra. Naglakad na palabas si Russell ng silid ng dalaga. Pagbukas niya ng pinto ay pagmumukha na ng mga pinsan niyang gumulat sa kanya. Quickie lang, bilis mo naman. Ani agad ni David na ikinagulat ni Russell. Tarantado talaga kayo. Inis na ani ni Russell kaya mabilis na nagtakbuhan pa alis ang mga pinsan niya na malalakas na nagtawanan habang si Russell ay sinisimulan na rin niyang habulin ng mga pinsan niyang puro kalokohan lamang ang alam.
Bumalik kayo dito. Mata nyo lang ang walang latay, mga gago kayo. Malakas na sigaw ni Russell. Kendra's POV. Nandito kami ngayon sa mall na pag-aari ng mga Henderson. Lahat yata ng empleyado ay tumatabi sa gilid at nagbibigay galang habang dumadaan ang magpipinsan. Kasama kami nila Amber at Francis. Lahat ng mata pakiramdam ko ay sa akin nakatingin, kaya nakatungo lamang ang aking ulo habang naglalakad kami. Hindi ba't sila ang dalawa na inalisan ng kayamanan ng mga Henderson? Bakit kaya kasama nila ngayon ang magpipinsang Henderson? Mga bulong-bulungan na maririnig sa paligid. Bakit nga ba kasama nila ang mga yan? Eh ang laki ng kasalanan nila sa mga Henderson. Ang kakapal ng mga mukha. Ilang bulong pa na narinig namin habang naglalakad kami. Naramdaman kong isang kamay na humawak sa aking palad. Kaya napaangat ako ng aking ulo. Nakangiting Russell ang sumalubong sa mukha ko. Kaya naman napangiti na din ako.